So, hello mga Ka-Lakwatsa. Pagod na tayo kasi maghapon na tayo naglalakad. Pero kailangan natin ma-explore tong Bruges kasi napakadami talagang magagandang lugar dito. At isa na to sa makasaysayang lugar dito sa Bruges. So, ito yung tinatawag na Basilica of the Holy Blood. Itong Basilica of the Holy Blood, dinadayo din to dito ng mga tao. So, basically, nandito pa lang tayo sa pinto at itatry natin pumasok ulit, no? So, dahil pandemya, hindi natin alam kung ilang tao yung pwedeng pumasok. So, let us see. Okay? So, sige. Kita tayo sa loob. So, ito ay ginawa na actually chapel siya nung Conde of Flanders na sinasabi ko kanina. So, actually, kung mapapansin nyo, kadikit lang siya. Ito yung City Hall na dahil napabayaan na so ginawang meeting place sa saging City Hall na dahil nga hindi na nagagamit, no? So yun nga. Ito yun naman yung tinatawag na Bruges. So ito, lahat to, bahagi ito. Pagmamayari to dati ng Count of Flanders. So ngayon, ito, pinaniniwalaan to naglalagak sila ng tela na may dugo ni Jesus Christ. So, yung pinaniniwalaan. Ito, yun daw ay dala ni Joseph of Arimathea. I forgot the place. Pero, Joseph ang pangalan na nagdala dito. So, basically, kasi maingay sila. Nakalimutan ko to. Nakalimutan ko tuloy. Tinatawag na Bruges. So, ito, lahat to, bahagi ito. Pagmamayari to dati ng Count of Flanders. So, ngayon, ito, pinaniniwalaan to na naglalagak sila ng tela na may dugo ni Jesus Christ. So, yung pinaniniwalaan. Ito, yun daw ay dala ni Joseph of Arimathea. I forgot the place. Pero, Joseph ang pangalan na nagdala dito. So, basically, kasi maingay sila. Nakalimutan ko to. So, lumayo-layo tayo ng konti kasi nag-i-spill yung tour guide nila. So, nakalimutan ko yung sabihin ko kanina. So, Joseph of Arimathea yung nagdala nung cloth dito. At ngayon nga, kinikilala to na Basilica of the Holy Blood. So, tignan natin kung makakapasok tayo kasi limited lang yung pwedeng pumasok. And I don't think kung ano pwede tayo pumasok. So, try natin pumasok. We'll be right back.